Napakaraming magagaling kumanta sa Pilipinas. Siguro sa bawat pamilya o angkan meron at merong isa dyan na may magandang boses. Kung hindi ikaw, yung nanay mo o tatay mo. Lagi nga ding napagkukumpara ang mga Pinoy sa ibang lahi. Kaya naman sa video ito ipapakita natin kung gaano kagaling ang mga Pinoy. Pero disclaimer lang po ha, hindi po tayo nakikipagkumpetensya sa mga singer ng ibang bansa. Dahil magagaling din naman talaga sila at bawat mga singer may kanya-kanya talagang galing. Anyway, welcome back dito sa ating YouTube channel na kung saan gumagawa tayo ng mga reaction video patungkol sa mga hidden treasure ng Pilipinas pagdating sa kantahan. Mga Pinoy na hinding-hindi magpapahuli at talaga namang napakagaling pagdating sa larangan ng pag-awit. Ako nga po pala si Miggy at sana ay samahan niyo ako na mamangha at bumilib sa mga talento ng Pilipino pagdating sa kantahan. Hi amigos and amigas, ang video ito ay magkakaroon ng mga paghinto dahil sa mga reaksyon, komento at trivia. Ang mga impormasyon ay maaari may discrepancy o pagkakaiba dahil ito ay base lang din sa mga research at abot ng aking kaalaman. So Adele songs Philippines versus Malaysia. Sheila Amza ng Malaysia. So medyo iba no yung version dito nung ni Miss Sheila. Ganda ng boses niya no, pero medyo malayo lang din dun sa inaano nila na si Adele, pero maganda, iba lang yung interpretation ng kanyang boses, medyo iba yung version niya dito. But ito yung chorus no nung kantang ito no. So by the way si Miss Sheila po ay from Malaysia no. Ang kanyang naging ka-versus dito sa video na to ay si Miss Sarah Jeronimo. So mamaya madidinig natin yung kay version naman ni Miss Sarah kung ano yung kinanta naman niya from Adele songs. Parang may pagkaiba yung boses niya, iba yung dating sa akin, parang may pagkamalutong no. Medyo hindi siya soft yung boses nito na nitong si Miss Sheila. Pero all goods no, maganda yung boses niya. That heart you caught must be waiting for you. Pero yun nga, no? May mga kanya-kanyang style talaga kasi yung mga singer. And mamaya, matcha-check natin no? Kay Miss Sarah kung paano yung pag-deliver naman niya nung Adele song. Name,
magaling din ito si Miss Sheila, no? Sa bandang dulo nitong video, meron tayong ilalagay dyan na trivia about Miss Sheila para meron tayong alam na kaunting knowledge about her, no? Dito sa artist ng Malaysia. Dito kay Miss Sheila, no, just a pure performance yung nakikita ko sa kanya dito. Nice. Alright, switch na kagad tayo kay Miss Sarah G. Ayun lang, no, iba yung kanta na kakantahin dito ni Miss Sarah. So I don't think magiging versus ito dahil magkaibang kanta tapos ibang different version din siguro. Iba talaga pagka Sarah G, no? Makikita mo kagad yung emotions, no? Talagang inaangkin yung kanta para mabigay nila, ma-deliver nila ng mas maayos. Mas maayos na ma-deliver ni Miss Sarah yung song. Found a girl and iba talaga pagka Sarah G, eh, no? Compared to Miss Sheila kanina, yun yung performance niya, parang mga got talent din ata yun. Pero here, no, Miss Sarah Geronimo ay with the emotions, no, kung paano niya kinakanta itong kanta ni Miss Adele. Galing sila parehas, eh, pero yun nga, sa tingin ko mas powerful yung boses ni Miss Sarah, no? Saka very charm yung kanyang mukha dito, no? Pag Sarah G, ano eh, parang kinukwento niya sa'yo yung kanta. Yung sinasabi ko, no, very powerful yung boses ni Sarah. Adele song, no, pero Sarah Geronimo version at partida, mga kapatid, ay nakaupo pa si Miss Sarah G niyan, di ba? Sobrang smooth, no, nung version nito ni Miss Sarah, no?
Grabe, sarap sa tenga nung kinakanta ni Madam Sara. Mga kapatid, one and only Miss Sara Geronimo. Grabe, no? From facial expression, no? Tapos sa mga voice breaks niya, talagang para sa kanya, no? Talagang inangkin niya yung kantang to. Alright, tapos na dun yung ating video, guys, no? So yun na nga, para meron din tayong alam about Sheila Amza. Siya ay isang Malaysian singer-songwriter. Nagsimula na siya mag-record ng kanta noong 4 years old pa lamang siya. At yung kanta niya na Pata Seribu noong taong 2011 ay nakatanggap lang naman po ng Pop Song of the Year at Song of the Year ng 19th Malaysian Award. So magaling talaga, no, itong Sheila. While dito naman sa ating very own Sara Geronimo ay napakaraming awards at nomination ang meron si Sara. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa labas ng bansa, napakadami din. So si Sara yung nanalo sa television talent show na Star for a Night noong 2002. Isa siguro sa mga tumatak na kanta ni Sara para sa akin ay yung Forever's Not Enough, no? Napakaraming gumaya sa kantang to at kalaunan ay naging entry din nila yan para sa mga singing contest. And nakagawa din siya ng mga pelikula, no, si Sara G. At yung mga movie niyan, maaalala ko eh, talagang mapapakilig ka. Isa si John Lloyd sa mga nakalab team niya at ngayon ay kasal na kay Mateo. Sadyang hindi matatawaran ang galing ng Pinoy na kahit sa artist ng ibang bansa ay laging naikukumpara. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman tayo naikipagtunggali, naikipagkumpit para makilala ng ibang lahi. Sadyang meron lang talaga tayong mga likas na angking galing pagdating sa pag-awit. Gayunpaman, patuloy natin pag-usayan ang ibinigay sa atin na talento para mas marami pa sa atin ang humanga. So bago ko tapusin ang video ng ito, bukod kay Sara Geronimo, sino-sino pang mga artist ang kilala mong naikukumpara pagdating sa galing sa pagkanta sa ibang lahi? I-comment ito sa baba. I guess hanggang dito na lang po yung aking video. Sa mga bagong padpad po dito sa aking channel, ako nga po pala ulit si Miggy. See you in the next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless.